ang latest, ang pinakamalalaking issue at intriga, maririnig na ang mga eksklusibo at eksplosibong pag-amin iisa-isahin. Linggo, Erwan Yusap, nilinaw ang issue tungkol sa di umano'y hiwalayan nila ni Ann Curtis. No comments. We're happy, but that's it. I just thought I'm a private person. Kasunod nito, Pop Princess Sarah Geronimo, nililigawan nga ba ni Mateo Guidicelli? Parang hindi naman wala pa sa tamang panahon para magkaroon ng ligawan. Sana naman po ayoko po tumandang mag-isa. Lunes, the search is on para sa outstanding young men of 2013. At syempre, pinangungunahan ito ng big boss ng TV5 at chairman ng the Outstanding Young Men Awards na si Mr. Manny V. Pangilinan. There are models that our young folks should be able to emulate, no? So that should have a very beneficial and gratifying effect on our youth. Martes! Maiinit na eksena ang dapat abangan sa miniseryeng Mesibis Bay. Ipinasilip na! Grand Presco ng sexy drama series, Matagumpay! Miyerkules, Jesse Mendiola, nagsalita na sa hiwalayan nila ni J.M. De Guzman. Pagkakalulong sa bisyo ng dating karelasyon, hindi raw siya ang may kasalanan. Kasunod nito ay isang malungkot na balita naman ang aming natanggap dahil ang komedyante si Sammy Lagmay ay tuluyan ng namaalam sa edad na 55 dahil sa komplikasyon sa sakit nitong diabetes. Paalam, Tito Sammy! Huwebes! Ilang araw matapos ang controversial tweets ni Diana Meneses tungkol sa di umano'y pang-aabuso sa kanya, asawa niyang si Congressman Benjo Binaldo nagtangka raw magpakamatay? Ang detalyadong ulat, tutukan! Biyernes, FHM's 100 Sexiest Women ipinakilala na. Marian Rivera, muling nanguna sa listahan. At kasabay ng oath-taking niya bilang gobernador ng Batangas City, star for all seasons, Vilma Santos Recto, pinaghahandaan na nga ba ang pagpasok sa Senado? Kaming napag-uusapan pang ganyan. I don't know what will happen next. Wala po akong sinasabing tapos, pero wala kaming pinaplano pang ganyan. Pero simula pa lamang ito, narito pa mga bigating intrigang dapat abangan. Narito pa mga matitinding kontrobersyang dapat antabayanan. Mas daring at mas mapanghas na Ritz Azul, makikilala na live ang maiinit na kwento sa likod ng maamo niyang mukha, alamin. Bibigandang Harry versus John Sweet Labus, derechahan, walang atrasan. Mga pinag-uusapang eskandalo sa mundo ng showbiz, iisa-isahin nang sasagutin. At ang pinaka-aabangang pag-amin, Derek Ramsey, tinanggihan nga ba si Jasmine Curtis Smith? Pagkakaibigan nila ni Danita Paner, na uwi na nga ba sa pagkakaibigan? Yan at iba pang maiinit na issue, derechahang sasagutin ng Universal Leading Man live! Bawat intriga, ilalabas na. Bawat kontrobersya, ilalahad na. Dahil ngayong Sabado, lahat ng mga kwento, ihahatid ng buong buo. Punto por punto! Ang latest ang mga bigating issue sa pahayagan, iisa-isahin na. Ang latest ang mga nagbabagang chika at intriga, ihahatid na. Ang latest ang mga matitinding pag-amin mula sa inyong paboritong artista, maririnig na. At ang latest nga po ngayong Sabado ng gabi, mga kapatid, ang mga naglalaki ang kwento tungkol sa mga issue sa showbiz, punto por punto, titila rin na. At ang unang handog po namin ngayong gabi, mga kapatid, ay ang isang pambihirang pagkakataon na nagtagpo po ang dalawa sa pinaka-controversial na personalidad. Ito po sina John Sweet Labus at Bibi Gandang Hari. Panoorin po natin at pakinggan ang kani-kanilang opinion tungkol sa maraming issue. Narito po. Kasama natin ang fabulous duo, Beauty and the Sweet. Hello, welcome to ang latest. Hello, Miss Dali Ann. Walang character. Siyempre, dapat sweet na sweet, no? Yun lang naman ang panapat ko dyan kay Bibi. Oh, fun interview to. For a change, hindi ko kayo intrigahin, pero baka ako intrigahin nyo. Okay, Bibi. Describe your first love. At kung pwedeng namin malaman, kahit initials. Intense. How intense is intense? Akala ko magpapakasal na. Yung parang ganyan. Yung akala ko iyan na yun. Pinaasa ka. Pinaasa ko sarili ko magpapakasal. Ikaw naman, sweet. My first love. My first love is hysterical. Ay! Ba't hysterical? Kasi dating call boy. Ako naman tatanga-tanga rin naman.
in love naman ako. Oh, kala mo love last lang pala. Parang ganon. Mm-hmm. Parang customer lang pala yung turing sa akin. Oh, BB, first kiss naman. First kiss? You have to refresh your memory. French. Wow! Mm. Torrid ito. Ikaw, BB, sexiest Pinoy actor naman. And what makes him sexy? Naku, kasi no. Dennis Trillo. Mm-hmm. He's very parang assured dun sa masculinity niya. Sa masculinity niya. And then hindi siya masyadong malaking katawan. Mm-hmm. Yummy. Mm-hmm. Ako kay Derek Ramsey, iniisip ko pa lang si Derek Ramsey, pinagpapawisan na. Oh, para kayo nga. Oo, parang feeling ko si Derek Ramsey ang manifestation ng epitome ng tall, dark and handsome. Dream leading man, BB. Pwede bang foreigner? Kung foreigner si ano, si Henry Cavill. Sino nga ba yun? Superman! Correct! Ikaw naman, naman, sweet. Ako local ako. Hindi na ako choosy kay John Lloyd Cruz, no? Fan ako niya ni John Lloyd. Si Angelica Panganiba lang ang peg ko. BB, ano nang masasabi mo sa pag-a-out ni Charisse? Ito, pinost ko to sa Instagram ko na napanood ko siya. Sabi ko nga, sexual orientation is never a choice, but coming out is always an option. Mm-hmm. So, very I'm very well happy. Said. Okay, ako tuwang-tuwa ako. Kaya nung nag-out ka na si Charisse, hindi na ako nagula. Tama naman. At saka, mas bagay sa kanya yung look niya ngayon. About kay Vice ganda, what can you say about his success? Sabi nila, great power comes with great responsibility. Mm-hmm. Tama. So, I think he has nakapunta siya dun sa isang lugar na hindi lahat ng tao nakakapunta. Mm-hmm. Malaki din ang responsibilidad niya to be sensitive dun sa mga taong nanonood at nakikinig. Mm-hmm. Mm-hmm. And you, sweet. Ako, I admire Vice. Pagkaingatan niya, kung ano man ang tagumpay at yaman na tinatamasa niya ngayon. At sana, huwag niyang makalimutan ang mga tao na tumulong sa kanya nung siya'y nagsisimula. It is very important. Well said! But enough of the serious stuff. Playtime ulit tayo. Kung pamipiliin ka kay Piolo or kay Mark, sinong mas type mo? Letter C, none of the above. None of the above? Nako. Come on! Arte naman ito! Napaka-plastic! Piolo at Mark, ayaw. Ano ba? Piolo ako siyempre. Oo. Diba? Out and out. Ang gwapo, ang sarap, ang kilis, ang bait, aktor, mayaman, ano pa? Kumakanta. Tapos sino pinili si Piolo? Ayaw ka na kumakanta. Mag-iba ka pa yung choice. Parang kumakanta yun. Mga ka-latest, alam niyo bang pati Kim pa lang ang interview na ito? Dahil ito sina Sweet at BB, may inihandang bonggang sorpresa. Oh, let's plug the show. Napakasaya niya. Kasi ito, teaser lang to. I can imagine lalo sa show. Beauty and the Sweet, Music Museum po, 8 p.m. August 2 and 3. Huwag niyo pong kakalimutan. Tama! For tickets, ayan, tawag kayo sa 0918-563-3781 or sa Music Museum mismo at 721-6726 directed by our friend, Mr. Philip Lazaro. Beauty and the Sweet, August 23 at the Music Museum. At syempre, thank you to Bellissimo kay Cesar Montano for accommodating us here. Oh, yes. Thank you, Buboy. Okay, and we'll see you in your show. Thank you so much. I'm an odd guy. At sa iba pa naman pong mainit na balita, isinugod nga po kamakailan lang sa ospital si outgoing Congressman Benjo Benaldo sa di umano'y pagpapatiwakal at agad namang dinamayan ito ng kanyang asawang si Diana Meneses. Ang latest special report sa naturang insidente, narito po. Showbiz most wanted, outgoing Congressman Benjamin Benjo Benaldo at Diana Meneses, dumadaan nga ba sa bagong pagsubok? Ang latest explosive exclusive. June 28, Webes, natagpo ang duguan sa kanyang tanggapan sa batasang pambansa sa Quezon City ang controversial congressman na si Benjamin Benjo Benaldo. Ayon sa ilang mga saksi, umalingaw-ngaw umano ang putok ng baril sa south wing ng batasan complex bandang alas 8 ng gabi nung Webes. Tinamaan ng bala mula sa 9mm na baril ang dibdib ng politiko. Agad isinugod ang kongresista sa New Era General Hospital. Sa mga larawang ito, makikita ang patak ng dugo sa opisina sa kamara ni outgoing Congressman Benjo Benaldo. Sa isang lamesa, makikita ang isang 9mm pistol. Natagpuan din ang basyo ng bala ng baril. Basag ang salamin sa likod ng lamesa. Dito ro tumama ang bala na tumagos mula sa dibdib ni Benaldo. Dali-dali namang nagtungo sa ospital ang asawa ng kongresista na si Diana Meneses. Sa Instagram post na ito, makikita ang sugatang politiko na naka-thumbs up pa habang inililipat sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City kasama ang kanyang asawa. Una nang ni-rule out ng pulisya ang anggulo ng foul play sa
sinasabing insidente. Pero ayon sa mga umikot na balita, di umano'y nagtangkang magpakamatay ang kongresista. At ang alleged suicide attempt na ito ng politiko, may kinalaman daw sa isyong kinahaharap nila ni Diana 2 linggo na ang nakakaraan. Matatandaan, naging kontrobersyal ang mga post ng TV host model sa social media hinggil sa umano'y issue ng rape at violence against women. Mga senyales na nagpapahiwatig umano sa matinding pagsubok sa pagsasama ng dalawa. Kaugnay nito, mabilis ding lumantad ang mag-asawa upang linawin ang nasabing issue. Sa ngayon ay nasa maayos ng kalagayan si Benaldo at nagpapagaling mula sa kanyang tinamong gunshot. Sa gitna ng isyong ito, nakiusap ang kampo ni Benaldo sa privacy ng kanilang pamilya. Naku mga kapatid, simula pa lamang yan ang mga maiinit na isyo. Eto pa, mainit din dahil may bagong programa ang TV5, ang Misibis Bay na talaga namang mapangahas at magpapainit ng inyong mga gabi. At makakausap natin mamaya yung star nito, ang TV5 princess na si Ritz Azul. Sasagutin niya mga isyo na talagang all out na raw ang kanyang pagpapasexy. Naku, abangan niyo yan sa pagbabalik ng...